Ikinakasa ng gobyerno ang pagbibigay ng 1,000 pisong ayuda sa mga pinakamahihirap para maibsan ang epekto ng matataas na presyo ng mga bilihin. Kaya naman, tinanong po namin ang mga netizen kung ano ang masasabi nila tungkol dito. Good job ito para kay Edwin Gondraneos. Basta raw, masigurong matatanggap ito ng tunay na mahihirap. Para naman kay Len Dumpa, malaking bagay ito dahil bawas problema sa isang araw pero sana ay maayos daw ang proseso. Sabi naman ni Bebelin Galan, huwag na idaan sa barangay at idiretso na sa mahihirap. Ang tingin ni Gita Yobat, wala itong epekto dahil hindi naman bababa ang mga presyo ng bilihin. Dagdag naman ni Roxy Gardinia, kulang ang 1,000 pisong ayuda. Mga kapuso, makisali po sa aming online talakayan sa iba't ibang issue at bisitahin ang Balitang Hari Facebook page at mag-comment. Kaugnay po sa ayudang ikinakasa ng gobyerno, makakausap po natin si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez. Magandang umaga sa inyo, Asec Lopez. Live po kayo sa Balitang Hari. Yes, Ma'am Connie, magandang umaga po at mula po sa ating kalihim, Secretary Rex Gatchalian. Binabati po natin ng magandang umaga yung lahat ng nakatutok po sa ating programa. Opo, Asec, ano, paano ho pinaghahandaan ng DSWD yung nakatakdang pamimigay ng 1,000 cash aid sa ilalim po ng Extended Targeted Cash Transfer Program ng gobyerno? Well, ito nga po yung ating remaining na 1,000 pesos. Katumbas po ito ng 2 buwan nga po na 500 pesos na monthly stipend sa ilalim po ng ating targeted cash transfer. So ito po, iniintay lang po natin yung guidelines na ibababa po ng Office of the President. At pag ito po ay natanggap na natin, and then sinabi na naman po ni na Secretary Jokno ng DBM na may nakita na po tayong pondo, mabilis lang po natin itong ipapamahagi, Ma'am Connie, sapagkat targeted na po or identified na po natin yung ating mga beneficiaries dito. And with that po, once na ma-obligate na po yung fundings natin, yung pondo, kaagad po natin itong may papasok doon po sa mga cash card. May cash card na po o may ATM na po ng Land Bank of the Philippines po yung ating mga beneficiary at agad po nila itong matatanggap. So dating sistema pa rin po yung gagawin natin, wala hong pagbabago. Yes po, kaya po nakikita po natin at sinasabi po ng inyo pong DSWD na ready na po tayong implement po ito. Pagkat ito po ay ito nga yung TCT natin na nagmula po, its initiative po ito ng nagdaang administrasyon ni Pangulong Duterte na ninais po na ipagpatuloy ni President Ferdinand Bongbong Marcos Jr. nang sa ganun maibsan po yung problema ng ating mga kababayan doon po sa pagtaas ng mga bilihin natin, bunsod po ng pagtaas ng produktong petrolyo. With this po, inadapt lang po natin yung template na yan, in-extend lang po natin yan, at ito nga po, once na nasa atin na yung pondo, i-download lang po natin yan sa ating mga beneficiaries na nasa 9.3 million po nating mga kababayan. Kabilang po dito yung mga 4-piece beneficiaries, yung mga kababayan po natin na hindi man kasama sa 4-piece pero nasa below minimum wage po o poorest of the poor po nating mga kababayan at syempre po yung pong ating mga senior citizen na indigent po. Mm-mm. Initially, nalinis na po ng DSWD yung inyong listahan dahil marami hong nagre-reklamo na hindi kwalipikado naman yung mga nakatatanggap o kaya para bang may bata-bata system, depende po kung sino ang kakilala doon sa barangay. Ano? Paano ho ngayon ito? Meron pa bang naidagdag doon po sa dati ng nalinis ninyong listahan? Well, yun nga po ang ating nagawa po dito and then kaya nga po ito ay sinasabi natin, kumbaga mas maaluwa na po sa DSWD sapagkat identified na po natin sila. Yun nga lang po, ang ating pong basis po nitong implementation po nitong TCT natin, yung nagdaan po natin na National Household Targeting System for Poverty Reduction o listahan ng 2. May bago na po tayo yung listahan ng 3. But just the same, hindi naman po nito maapektuhan yung listahan pagkat ito po identified na po sila. Kailangan na lang po nating tapusin. But then, yun nga po, dun sa ating listahan ng 3, dyan po natin natulungan na ma-identify yung mga kababayan natin. Kumbaga ito yung mga bagong poorest of the poor. Ano po? Apo. Na ito rin yung magiging basis natin, ma'am, para sa mga programa ng DSWD. Kabilang na nga po dito yung mga bagong mapapasama po
doon sa ating four-piece program po. Okay, may mga graduate na kumbaga, na iba, yes, no? Yes, may mga graduate, yes, po, ma'am. Mm-hmm. And then, gamit po yung ating listahan ng three, ano po, sila po naman yung mga kababayan nating ipaprocess, i-assess, at syempre, i-interviewin. Ano po, nang sa ganun, malaman natin kung sila talagang qualified na mapasama, okay, doon sa ating program. Sec, may mga, ano ba, may balita ba tayo doon sa, tinatag nyo po na satellite offices para sa cash assistance? Ano ho ba ang update doon? Well, pag, tama po, ito po ay para doon sa ating assistance to individuals in crisis situation or AICS. Ano po, yan po, sa March 13 po, ay magsisimula na po, ano, na ililipat natin yung step 1. Step 1 po, ito po yung processing lamang po. Pagkuha ng inyong identification, pagtingin ng ating mga social worker kung tama yung inyong mga requirements na dala, ano po, yan po ang ating step 1. Ito po ay ililipat na natin pansamantala dun sa QCX building po sa Quezon Memorial Circle po dito po sa Quezon City. Malapit po yan sa entrance gate ng Pelcoa Underpass. Dito po isasagawa nga yung pagsusuri. Ano? Ito po ay temporary site lang po natin na magbubukas ng 5 a.m. to 3 p.m. Lunes hanggang Biyernes po lamang. Opo. Binibigyan din natin nga, ito po ay step 1 lang. Ito pong inisiyatibo natin na ito, nang sa ganun hindi na po, kumbaga yung mga kababayan natin mahirapan, siyempre mas malayo po ito. Yung ating central office, alam naman natin, sinasadya pa po ito sa tapat po ng Congress. Ano? Ito po inisiyatibo ng ating kalihim, Secretary Rex Gatjalian. Nang sa ganun, ano po, madi-congest itong central office na dito pa rin mangyayari po yung payout, yung po step 4. Ano po? So, ito pong step 1, nang sa ganun, mabilis po natin silang mapuproseso. Kung kailangan bigyan natin sila ng schedule, ano po, intayin lang nila yung kanilang schedule. Pero kung kanilang kinakailangan na po talaga yan, ano po, halimbawa po, wag naman sana, eh lalabas na po yung pasyente bukas, maaari na po nating iproseso sa araw na yon, and then sila po isasama natin sa priority list natin. Asek, maraming salamat sa inyong binigay sa aming oras sa Balitang Hali. Maraming salamat po, ma'am. Yan po naman si DSWD Assistant Secretary Romel Lopez.